Pandarin. Shout out na load. So mag-uumpisa na ang operation. Ayan. Crane natin. So ano ba yung unang gagawin? Pag-aakyat ka na nga sa unit mo, sa crane. So tuturo ko sa inyo mga loads, no, kung magiging operator kayo ng crane, kung paano ang start, ang unang gagawin bago mag paandar sa crane, bago mag-umpisa. So gagamitin natin mga loads is clamshell. Yan, clamshell. Yan. So ikakarga natin dyan sa hopper. Ayan ang hopper mga loads. So start tayo. So unang gagawin mga loads is ganito. Hi mga loads, ako nga pala si Renzo at Alvina Sagin. So ang aking mga videos is about tutorial. So kung gusto nyo na pala ng tutorial, panoorin nyo lang po ang aking mga videos. So punta man tayo sa likod, no mga loads, no. So itong isishare ko sa inyo mga loads is lalabas ito sa exam pag kukuha kayo ng in situ ng para sa crane. So check muna natin yung crudo kung meron bang laman. So yan, marami pa. So okay pa yan, marami pa. So dito naman tayo sa lube oil ng makina. So yan, maitim na. So mag-change oil tayo next days, no. So check naman natin yung regitor, no mga ano, loads, regitor o radiator. So lalagyan natin ng tubig yan palagi bago mag-duty. So bago mag-start ng operation, check muna natin kung may laman, may tubig ba ang regitor, kasi mahirap yan na mabutas, no. So pagkatapos nito mga loads is yung sa ano naman, sa battery ng tubig ng battery, pero di na natin yung i-check dahil nakita ko na yun na anong isang araw marami pang laman, no. So itong mga suggest ko sa inyo mga loads, itong senior ko is lalabas ito sa exam sa in-situ. So after that all mga loads is check din natin yung hydraulic tank, no, kasi hydraulic ang nagpapagana ng ating mga mechanism. Bisig-bisig muna tayo ngayon. So dito naman tayo sa loob sa ating crane mga loads. So yan. So bago natin i-on mga loads ang ano, ito yung switch niya para sa pagpaandar, ito. Yan. Tapos ito no mga loads, yan. Open natin yan mga loads, then heating natin. So pagkatapos niya mga after 5 minutes, pandarin. So yan. Okay na. So upo tayo mga loads. So ang tawag dito, birada. Ito, boom up, boom down, toe swing, right swing, left swing. So buksan natin dahil hindi natin makita. So yan mga loads, so ito brake. Ito ang brake mga loads, yan. So ito naman ang neutral para magkakuha tayo, para umandar yung mga mechanism. Yan, una, ito yung unang gumana yung mga mechanism natin. So yan, ikot na. Wala na yung mga mechanism. So yan mga loads, no, bisik-bisik muna tayo ngayon. So bilira tayo, atake natin. So yan, so dapat naka-brake. Yan mga loads, sobrang ingay ba? So yan, buksan natin kasi natin ng konti kasi bubuksan yung buniga, no mga loads. So pag pag ihahangin lang ang kargamento mga loads, ito may lock yan dyan, ilalock mo lang dyan, nakalock na yan, lock na yung kuha, pwede mo napitawan. So yan, no, hindi yan babagsak kasi nakalock yung brake yan, ito ang brake natin. So yan mga loads, no, hangin lang. So pwede mo lang iwan yan, naka-brake lang naman yan mga loads. So yan, sa ibang crane din mga loads meron yan lock swing, so hindi yan na mag-swing ng kanya. Yung sa atin ito, walang lock swing yan.
So ibabahagi ko lang to sa inyo aking mga nalalaman bilang isang crane operator, no, mga loads, no. So itong crane natin is 45 tons. Lagay 45 tons. Itong ating crane. So ayan po ang aming karga, mga loads. Yan. Suya. Suya yan. So clamshell yung gagamitin natin, no, mga loads, clamshell. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-operate ng gamit ay clamshell. So yan, mga loads, no. So kami po, mga loads, pala ang aming palang company ay lagi pong hiring sa mga crane operator, ship crane operator. So sa mga gusto mag-apply, comment lang or PM sa akin. Meron akong Facebook dyan. Drop ko yung Facebook ko. Mag-message lang kayo sa akin at isisend ko sa inyo yung Gmail ad ng aming opisina. So, mga loads, ayan. Dyan natin ikakarga yung laman ng clamshell. So, tara, try natin na ibababa ang clamshell. So yan, tapakan ang brake. Ang importante, ang brake, mga loads. Tapakan. Tapos, dandahan natin. Dandahan yan, buksan. Para mag-area ang gargamento. Ay, area ang ano. Clamshell. So yan ang mga loads. Oh. Dandahan lang. So mga loads, kung clamshell ang gagamitin nyo, ay dapat alamin nyo kung gaano kabigat yung ating clamshell, no. So ang kaya lang ng clamshell sa ano, sa crane ship, ship crane, no, ay 45 tonner tong ating crane, no. So ang kaya lang nito is 3 to 5 tons, no, mga loads. Dapat alamin nyo yan kasi minsan ang port is malayo yung truck, malayo yung paglalagyan natin. Boom down tayo ng sobrang ka-boom down. So kailangan kaya lang sa crane ang clamshell. Kasi baka mamaya bumigay yung boom natin pag mabigat na ang clamshell. Kasi may karga pa yan plus clamshell, di sobrang bigat na nun. So kailangan alamin para makaiwas tayo sa disgrasya. At kailangan smooth lang ang pag-operate, no, mga loads. At mindset para safety palagi tayo sa ating pag-operate. So ganito naman ang ating pagpatay ng makina, no, mga loads, no. So kailangan naka-brake ka, brake ang ating brake sa cargo runner. So yung ating namang para patay din sa ano, sa neutral para sa ating drum, no, sa ating brake drum timing. So off naman natin yung switch sa at saka engine switch and pagpatay ng ating makina. Tapin lang, mga loads, yan. Tapos patay na yan. Okay, so mga loads, pag na-memorize mo na yung mga galawan nito, kung mga function itong mga throttle na to, kung ma-memorize mo na, so pwede mo na siyang pagsabay-sabayin. Mag-boom up ka, mag-birada ka, mag-swing. So pwede mo na siya pagsabay-sabayin itong tatlo na to. So laging tatandaan, mga loads, no, basta pag dito banda is birada. So ano, yung panghatak sa ating kagaminto. So ito, mga loads, is para to sa boom up and boom down. So pag hinatak mo, aakyat yung kargamento. Ay, aakyat. Itong boom natin. Ito. Itong boom na yan. Ano yan? Titingala. So, pag tinulak din natin, so, bababa itong boom na to. Pag ganyan. Bababa siya. So, ito naman, mga loads. Itong isa. Ito. So, ito yung right swing and left swing. So, pag hinatak mo, so, dito ang punta. Dito ata, dito. Doon. Basta, right swing and left swing to, mga loads. So kung master mo na tong tatlong to, ma-master mo na, pwede mo na yan pagsabay-sabayin, mga loads. Pwede mo na pagsabay-sabayin na ano, basta ang importante lang itong brake dito sa baba. Huwag kakalimutan palaging naka-apak sa brake kasi yan ang importante sa lahat. So basic mo na, no, mga loads. At sana'y sa mga gustong matuto, so ganito lang muna. Dapat alamin mo muna yung mga
function ng mga throttle bago ka umakyat sa crane sa mga unit, kasi maraming klase-klase ng unit ng crane, mga loads. Mayroong PNH sa level crane, mayroong itsiko, taxi, so marami yan. Mayroong iskiki, so iba-iba yung mga function ng mga ano noon, mga throttle noon. So eto mas basic to, mas madali tong gamitin itong LINK-BILK tong ating crane. So mas madali itong gamitin, mas madali para ka lang naglalaro ng computer nito. Pero kailangan maingat ka lang gumamit, maingat ka lang mag-operate para iwas ano disgrasya. So mga loads, yun na nga. So yung sa mga ano mga loads is maraming ginagamit dito pag mag-operate. Meron na gumagamit tayo ng clamshell, gumagamit tayo ng darima, lambat at mga strobo. So iba-iba yung mga ginagamit, so iba-iba rin ang mga technique nun. So next video ko, nag-comment lang kayo dyan kung gusto nyo pang matuto about dito sa crane. Mag-comment lang kayo mga loads kung ano pa yung gusto nyo malaman about sa mga crane, no? So mag-comment lang kayo dyan at atin nyo na gagawaan ng videos. So mga about tutorial yung aking mga videos. So mga loads, so yun lang at maraming salamat. God bless sa inyo. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please subscribe and like and share, and huwag niyo kalimutan ang notification bell para updated kayo kung meron akong mga bagong upload na videos. So yun lang at God bless sa inyo lahat. Yung ipinahagi ko sa inyo base lang yun sa experience ko. Sana may natutunan kayo. Salamat. Nandoon na yung ano yung unang gagawin nyo bago kayo sasampa sa crane, at ano yung mga pangalan ng parts ng mga crane at paano din siya mag-function. So kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please like and subscribe, and huwag mong kakalimutan pinutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. So yun lang mga kalo, salamat!